sa tindig forma. Pratsada ng mga balita at pananalita. Magandang araw, Pilipinas. Aakalain mong mga professional broadcaster ang mga nagbabalita. Yes, sa ano bang opinion ng mga kabataan dyan? Pero ang mga anchor at reporter, ang mga nagsulat o writer at nag-shoot ng balita o mga cameraman, lahat mga estudyante pala. Sa ngayon, nananatili. Nagpagalingan sa paggawa ng live TV at radio program. Radyo NSBC Target Express! Bahagi ito ng taunang pagtitipon ng mga pinakamahuhusay na campus journalists mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ito ang NSPC o ang National Schools Press Conference na sa taong ito ginanap sa Carcar City sa Cebu. We want a fair competition. Butas ng karayom ang pinagdaanan ng mga kalahok bago mag-qualify sa national competition. May iba't ibang kategorya silang paglalabanan. Ilan sa mga ito ang pagsusulat ng balita, pagkuha ng larawang pampahayagan, hanggang pagbuhit ng editorial cartoon. Pero ang isa sa pinaka-inabangan, ang live TV at radio broadcasting competition. Journalism is really part of my heart and so I really want to do my best. We carry the whole Region 11 in our backs. Ang koponan mula sa Caraga Region, Game Face On! Lalo't sila ang defending champion sa live TV broadcasting Filipino category. Gusto rin po namin na i-live up to yung expectation po nila sa amin na maging champion din po ulit and to defend the crown. Ang female news anchor ng grupo na si Verity, pressured din. Lalo't kasama sa nagkampyon nung nakaraang taon, ang kanyang kapatid. Hindi ko pa talaga in-expect na papasok ako sa journalism and sila po yung nag-push sa akin na mag-try kasi po mahihiyain po ako. Koponan naman mula Calabarzon, kumpiyansa sila na may laban sila sa kampyonato. Nung nasulat na nila ang kanilang script, sunod na nila itong shinoot. Kalahating oras bago ang kanilang deadline, ang grupo mula Davao Region tila nagkagulo pa. Papataranta na po kasi kami nun kasi super labet na po ng oras and hindi pa po talaga kami tapos sa lahat. And yung mga laptops po namin ay nalolobat na po siya. Kapag hindi kasi sila umabot sa deadline, mababawasan ang kanilang overall score. Umaasa pa naman silang muling makapwesto sa finals. We have high hopes po, sir, that this team can do it. Samantala, sa kabilang gusali. At kami po ay nagpapawis. Dumadagundong naman ang boses ng mga student radio anchors. Boses ng masa! Dito kasi isinasagawa ang live radio broadcasting competition. Airing in 5. Malakas kasi ang ugong-ugong na ang front runner o angat sa kompetisyong ito. Ang grupo mula Calabarzon na 9-time defending champion sa NSPC. Nagsama po yung team para po makabuo ng dynamics within each other. At para naman sa showbiz balita. Pero hindi raw sila nagpapakampante. Matunog kasi na malakas din daw ang laban ng makakatunggali nilang grupo mula Ilocos Region. Katunayan, ang videong ito ng kanilang training nag-viral online. Punto Alerto sa Radyo Catalina. Hanggang ang dalawang grupo nagtapatan na. Raratsada na mula Luzon, Visayas at Mindanao. Umaarangkada, boses ng masa. Ako po ang inyong lingkod bayan, Kelvin Hidago. Maayong adlaw, Carcar City, mauwan ang kahapunan sa inyong tanan. Since competition nga siya, syempre may nerve-wracking events. Narito na ang iyong Rain ng Chica Dora, Rain Abel. Pero iba naman ang atake ng mga estudyanteng kumakatawan sa Region 10 o ang Northern Mindanao Region. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, technical check. Intro pa lang. Isa, dalawa, tatlo, sa radyo, kwento. Excitement kung sakaling manalo. Ang tanong, Radyo NSBC! Radyo NSBC! Kaninong boses kaya ang mananaig? Balik muna tayo sa TV broadcasting competition kung saan pagkatapos nilang mag-shoot at mag-edit,
pila na sila sa Mock Studio para sa kanilang live broadcast. 2024. Ang kanilang ginawang balita, mapapanood sa isang LED screen sa loob din ng campus. Hanggang sa sumalang na ang pambato ng Davao Region. Kabataan sa magsulat ng Pilipinas, magandang araw. Kami ang inyong campus, Connect ng Bata. Ang ginawa namin ngayon ay in-introduce lang po sa kanila kamakailan lang, pero they were able to exceed that expectation. Ang ibang grupo nakaranas ng technical problem. I'm still in the stage of exploration. Ang kompetisyon, inabot ng gabi. Pero ang coach mula Region 7 na si Teacher Eileen, hindi alintana ang puyat at pagod habang inaabangang sumalang ang kanyang mga estudyante. Magandang araw, Pilipinas! We think na we could have done better. Pero po, smooth naman po talaga yung flow ng aming broadcast. Ang grupo ni na Verity, sumalang na rin sa Mock Studio. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Park City! Huwag papahuli kumulay tanaw sa programang pabulito! Ang Campus Connect! Pero hindi sila kontento sa kanilang performance. Medyo na-disappoint po ako sa performance ko po, pero I believe po na we did our best naman po. Ang pinakahuling sumaba ang kuponan mula Cordillera Administrative Region. Mula Tabuk City sa Kalinga, halos buong araw silang tumawid ng bundok at dagat. Makarating lang ng Cebu. Dapat bibisitahin po namin yung studio na gagamitin namin for the contest. Gabi po ng 7 yung flight namin kaya hindi po namin nabutan. Wala rin daw silang maayos na uniforme. Ang kanila kasing budget, inilaan na para sa kanilang pagkain at gamit. Mas inuna po namin yung mga kailangan naming equipment. Pero wala yan sa attire! Nasa performance! Magandang gabi, Pilipinas! Mabuhay, Cargar City! Tumuto at alamin ang mga balitang mahugnay sa bawat Pilipino sa oras na ito. Yes, Mr. Babas. Thank you, Lord. And I hope na yung mga next generation sa aming yes, mag-effort sila. Ang NSPC, isa sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon para mas paglinangin ang husay ng mga estudyante sa larangan ng campus journalism. Habang may nagaganap na National Schools Press Conference, ay may mga guro tayo na patuloy na tumutulong para linangin, turuan ang ating mga mag-aaral na yakapin ang vocation na ito. Sa karagatang sakop ng Pilipinas, isa sa mga produkto ng NSPC at proud batang PressCon, ang Kapuso reporter na si Rafi Tima. Talagang malaking influensya sa akin. Nung nag-college ako, isa yun sa mga naging top of mind ko na talagang meron akong pwedeng karera sa pagsusulat. Siguro isa pwede ko pang i-share is hindi lahat ng trabaho ay isang bilang reporter. Bahagi ng isang dokumentaryo or even ng newscast, yung mga nasa behind the camera. So huwag niyong pangarapin lagi na maging reporter on cam. Hindi yun ng end all and be all ng industriyang ito. Madami pa. Basta ang foundation niyo is magaling na pagsusulat, start from there. Samantala, nitong Biyernes, ang pinakahinihintay na announcement ng mga nanalo sa TV at radio broadcasting. Ang dalawang gantimpala sa pinakamahusay na tagapagbalita mula sa Region 3. Ang grupo ni na Andrea mula Calabarzon, bigong makapwesto. Region 1. Nang nakakuha ng ikatlong pwesto sa Radio Broadcasting Filipino mula Ilocos Region. At ang nagkampiyon sa taong ito, ang kuponan mula Region 10. Mula sa Region Caraga. Sa Filipino TV Broadcasting naman, si Verity ang nag-uwi ng individual award. Yeah! At ang grupo na Davao Region. Yan, umiyak na po talaga ako. Ang grupo ni na Verity na defending champion na bigong makapwesto. What matters po talaga is the journey that we went through. Ang itinanghal kasing champion, ang grupo mula Calabarzon. At syempre masaya, unexpected. Alam sa award, nakakadulad po.
and naging worth it po ang lahat. Tuluyan na rin natuldukan ang 9 taong kampyonato ng Calabarzon sa NSPC nung tanghaling overall champion ang Davao Region. Marami dun sa mga teachers natin ang nagsasabi na talagang hinuhugot din nila sa sariling bulsa yung pangangailangan nila during the trainings. Ang pinakamalaking problema talaga ng ating education system ay yung hindi paglalaan ng sapat na pondo. Hindi lang yan sa usapin ng extracurricular activities, kundi yung mga pangangailangan, basic needs ng ating mga eskwelahan. Tama naman na makakulangan dahil siyempre, sabi ko ngayon, 70 million for 2024 may not be enough. Considering the huge number of delegation, hinihingi kami ng dagdag para sa ganun ay mas mapulungan kung anong man yung kulang. I realize po na journalism, very important po na to dig deeper and to be able to deliver those stories that really matter po. Nangarap dyan na maging mamamahayag katulad ko, katulad naming lahat, sana ang inyong pagiging campus journalist magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tanging katotohanan. Rarot siya na mula Luzon, Visayas at Mindanao.